Assalamu alaikum. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Agar main ho gaya juda tumse, main ho jaunga badnaam. Sacha pyar na tum bago na mga pangyayari na naman. At paulit-ulit na nangyayari ang pang-insulto kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paulit-ulit na nangyayari. Ever since na dumating yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsimula na ang pang-insulto sa kanya. Noong magsimula na niyang ipamakal ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At mismo nang insulto pa sa kanya, ang malalapit niyang kamag-anak. Ang kanyang katribo, ang una pang nag-insulto sa kanya. Nung ipahayag niya ang kapotohanan, lumabas ang kanyang tiyuhin at nagmalaki. Nagmalaki sa harapan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nang dahil lang dito sa ganyang bagay, inipon mo kami. Tabdan lagi. Yun ang kanyang mensahe kay Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang pang-insulto kay Propeta Muhammad pagmamaliit sa kanya. Kaya inilabas ng Allah ang buong surah na mula noon till the day na kung saan magtatapos sa mundo na ito, dinadalit ang surah Al-Kawthar. Sino yung Brother Adam? Si Abu? Abu Lahab. Hanggang ngayon dinadalit ang surah na bumaba na kung saan nagpapatunay na sila, siya at ang kanyang asawa. Wala na sila pagkasa surah Al-Masad at saka pati ang surah? Ha, surah Al-Kawthar ang papatunay na kung saan kahit anong gawin nila, ang sino mang nananakit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila yaong. Sino mang nag-insulto sa kanya, nang-iinis sa kanya, nagpapababa ng kanyang dangal, sila yaong magtatapos ang kanilang sira. Ang history nila magtatapos. Sila yaong mapuputo sa lahat ng kabutihan. Sila yung mawawala at magdalaho. Samantalang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula na magpasahan ko yung lalo pagtubaran niya ang kanyang mga followers, maging ang nakakita sa kanya personally, pati ang hindi nakakita sa kanya, naniniwala sa kanya. Tulad na natin, hindi natin nakita. Naniniwala tayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naniniwala tayo na may magdalaw sa kanya, pagdakila sa kanya, kasi pinagutos ng Allah na dakilahin natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kakumpletuhan ng pagkakaroon ng ating iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Hindi sapat ganap ang pananampalataya ng isa sa inyo until na hindi ako magiging kaibig-ibig, kamahal-mahal sa kanya kaysa sa kanyang magulang, kanyang anak at lahat ng mga tao. So requirement yan, condition ng pagkakaroon natin ng iman, ang pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sino man nananakit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasabay tayo din nasasaktan. Pero kung paano ba tayo mag-react? Ang Islam nagtuturo sa atin ng lahat ng bagay na kung saan hindi tayo mapariwara sa anumang reaction na gagawin natin, kundi laging kampi sa ating sitwasyon. So, ang pananakit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi na bago. So, anong ginawa ng mga sahaba noon hanggang ngayon? Anong ginawa nila para depensahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalo nila na ipinakita ang pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinipensahan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa anumang sitwasyon na darating. Kung labanan, labanan. Kung panahon ng kataimikan, panahon ng kataimikan, pero pinapakita nila sa mga tao na hanggang ngayon na-appreciate na kahit ng mga non-believers kung paano at gaano kalakas ang attachment, ang closeness ng mga sahaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakalakas ng closeness nila. Napaka-strong ng bonding niya sa kanyang mga sahaba. Na kung saan naiinisan yun ng mga non-believers at naging aral sa atin na sumunod sa mga sahaba. Kung
kung paano nila minahal ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung saan ginagawa nila kung ano ang gawain ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ginagaya nila sa lahat ng aspeto ng kanilang mga kayanan. If I'm not mistaken, si Abdullah bin Umar radiyallahu anhu, mayroong kahoy na nakaharang sa daanan na kung saan kapag dumadaan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung iyo po. Eh, siyempre kahoy. Bababa. Yung mo yung po si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung wala na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naalis na rin ang kahoy niya yun. Sa tuwing dumadaan si Abdullah bin Umar, doon sa bandang kinaroroon na ng kahoy niya, yung mo yung po pa rin kahit wala ng kahoy. Allahu Akbar. Tingnan niyo, ginaya nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng kilos, galaw, salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The only human being na lahat ng kanyang kilos, halos ng kilos, salita, galaw, reaction na itala lahat. Halos. Hindi yan nangyari sa kahit sino pang propeta. Kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun yung prophecy ni Isa alayhi salam na darating na magsasabi na sa inyo ng lahat ng katotohanan. Yun ang magkukumpleto ng inyong pananampalataya. Siya lang na ang nakita ng lahat ng kilos galaw salita niya ay naitala, na-memorize. Allah pa. Pati ang kaubuang ayaw niya na i-memorize, pero hindi lang tayo naglalagay ng istatwa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawal yun. Bawal tayo maglagay ng picture niya. Ang sagad hindi magkaroon ng butas ang shita na gagawa na o di kaya paglalaruan ang kaisipan ng mga tao, gagawa sila na ito na yung propeta ninyo. Bawal sa atin yan. At yan ang nangyari sa mga tao sa panahon ni Noah. Nagumawa sila ng mga rebulto ng mabubuti yung mga tao at sinamba na yung mga rebulto na yun. So ang Islam, kahit pa man si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dakila sa atin, pero hindi tayo mantong na sinasamba natin si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mananatiling tao lamang siya. Sabihin niyo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag niyo akong purihin ng tulad ng pagpupuri ng mga tao, kaya, ng mga Christian, o mga Nasara, kay Isa din Maryam. Sabihin niyo na Abdullah o Rasul. Sabihin niyo, ano yung pinakunan Allah at sugo lamang. Sabi ni Allah sa Surah Kahf, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, na katotohanan ako ay bashar. Bashar, tao lamang. Sa ibang hadith, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ako ay tao lamang na nakakalimot tulad din ninyo. Nakakalimot. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagsasabuhin natin ng kanyang mga tagubilin, ng kanyang mga sunna, ng kanyang mga itinuro sa atin, mga pangarap sa atin, mga payo sa atin, panghawakan natin, isabuhin natin. Ipakita natin na ang kanilang maling pagkilala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pawang kasinungalingan, walang katotohanan. Tingnan ninyo, bilyong-bilyong mga tao na sumusunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matatalinong mga tao, malawak ang pag-unawa. Sasabihin mo ng isa na pag, sa pagsunod sa maling propeta, na'udhu billah. Napakatalinong mga tao na kung saan, dito pa nga lang pag pinagdibati mo Muslim at kaya hindi Muslim, kahit na pinakamahina Muslim, hindi kaya naman Muslims. Tagasunod na lang yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano pa kaya ang magagaling na mamahal ng mga Muslim? So ipakita natin sa mga non-believers ang attachment natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sunna. Then, kung ano ang makakayanan natin, kung sino mang pinagkalooban ng kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ibahagi niya ang pangangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibahagi natin sa kung saan man narapat natin ibahagi. Ikalat natin. At yan, sometimes, may mga bagay na dumarating sa atin, hindi natin nagugustuhan, pero yun pala ay makakabuti sa atin. So nakita ninyo, ang ginawa nila doon, may gumawa na
Pelicula, if I'm not mistaken, pelicula. Pelicula, patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na paninsulto pa rin. Paninira pa rin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In the end, yung taong humawa ay nag-Muslim. Allahu Akbar. Nag-Muslim. At malaki ang kanyang na-impact naman doon sa lugar niya. Nagpatay rin sila ng mga daw activities nila. Subhanallah. So hindi natin alam na baka maaaring makakabuti sa atin. Hindi na kasama sa atin. At tandaan niyo mga kapatid sa banal ng pananaysan, kahit anong pa ang gawin nila paninila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi na tinatablan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat sinabi na ng Allah, inna kabaynaka al-mustahzi'in. Sinabi ng Allah, sapat na kami para sa iyo, again sa mga nanginsulto sa iyo. Ang Allah na ang bahala sa kanila. Ang Allah ang bahala sa kanila. Ang Allah ang puputol ng kanilang kabustihan, ng mga gawain niya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ipakita natin ang pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikalat natin ang kanyang mga gandang aral, ang kanyang mga gandang pag-ugali, ipalaganap natin. Maaaring nakakalimutan rin tayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang nasyahad wa la ilaha illallah sa loob ng Muhammad Rasulullah. Pagtanungin na sa munting bagay lamang na sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ultimo pagkain, sunan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pag kumain ka sa pamamagitan ng kanang kamay. Marami pa rin, mga anak ng Muslim, o di kayo mga Muslim na nagmusaan, hindi pa rin marunong kumain sa kanyang kanan, kaliwa pa rin kanyang nagamitin. So paano didepende sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, pati sa pagkain pa lang, hindi na siya pumapasa. So, huwag nating sobrang pinapataas yung ano natin na kung saan wala na sa lugar. Iniisip natin ang ating mga ginawa. Hindi yung pumapasok ka doon, nag-insulto ka rin ng mga Christian doon. Sabi, mga Christian ako eh, wala kayong mga pahita, wala. Hindi ganyan ang tumulong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Huwag mo silang pag-insultuhin. Huwag mo silang insultuhin. Pinawala tayo ng Allah, insultuhin natin ang kanilang mga sinasamba. Sapagkat ang kabaligtaran mo, insultuhin din nila ang Allah. So ang pang-insulto nila sa Allah ay mas malaki kaysa sa pang-insulto mo sa kanilang mga sinasamba. So huwag kang magiging hudya. Huwag kang mag-ignite ng dahilan na insultuhin nila ang Allah. Huwag mo silang hilahin para insultuhin nila ang Allah. Huwag kang maliigdaan na insulto nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ilabas mo, ipangaral mo kung ano turo ng Islam. Isa buhay mo ang turo ng Islam. Ipangaral mo sa abot ng iyong kakayahan. बस एक ख्वाहिश है मेरे दिल की मुझे छोड़ के ना जाना तेरे प्यार की तारीफ करके मैं मेरे दिल को आराम आता है ये yeah.